Muli, magandang umaga po sa bawat isa. So, ang ating pong Pasko ng Pagkabuhay, sabi nga ay sineselebrate po sa araw na ito sa buhay Kristiyano, sa buhay ng bawat isa. I believe God is always alive. Tama po ba? Kaya nga po ang ating po pag-aaralan o ang mensahe po na ibinigay po ng Panginoon that the resurrection, that He is always alive sa buhay ng bawat isa. Kanina po, nung napansin niyo po si Pastor Joseph po yung nag-opening prayer, I think po na nagkaroon po dito ng Holy Week retreat po na ang lahat po nga po ng ating po mga kasamahan sa CRCM ay nagkaisa. So yung ito po pagkakaisang ito po ay somehow meron pong nais na i-accomplish ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At ako po ay nagagalak na sa ating pong pagbalik sa ating pong bawat assignment. It is not something na I know it will be a different. Amen? Yung mga kasama ko po dito na yes, nakakalungkot na magkakahiwa-hiwalay tayo in a short period of time. Pero I believe that God has in store many for us. And yun yung dapat natin pong bigyan po ng pansin. Tignan po natin at maging excited po tayo. Kasi hindi po ito yung una at hindi rin po ito yung huli. Ito po ay pasimula pa lang ng napakarami pong gagawin po natin collaboration para sa Panginoon. Amen po ba? At sa ating pong mga susunod pong linggo, itutuloy po ng ating pong Pastora Grace yung kanya pong sinimulan po na Bible series. Ako po yung natalaga po sa linggong ito sa kadahilanan. Of course, kailangan po niyang mag-recover kanya pong lakas. Kaya po sa ating pong mga sumusubaybay, sa ating pong linggohang pagtuturo po, umasa po kayo na sa susunod pong linggo ay itutuloy po ng ating pong pastora ang kanya pong Bible series na pagtuturo. So nawa naman po sa kanya pong ginagawa pong paghahanda sa mga susunod na pagtuturo, ay ihanda rin po natin yung ating po sarili. Paano po ba natin ihanda ang ating sarili? Of course, kung ang ating po pag-aaralan ay meron pong sinabi na certain book and chapter, ay magbasa po tayo. Amen po ba? Dapat magbasa po tayo dahil alam naman po natin, meron po siyang mga binabanggit na mga mensahe, mga verses, mga scripture na hindi niya na po i-elaborate. Bibigyan din po niya yung mga bagay na kung saan meron pong nais at meron pong point ang Panginoon. Kaya po mas maganda, pasadahan na po natin, bigyan na po natin ng ating pong ng panahon na pag-aralan po natin ito ng advance. Para pagsama-sama po natin ulit sa Sunday, it is just a confirmation nung narinig nyo, nung nabasa nyo, at nung na-receive nyo sa Panginoon. Amen po ba? Ang binigay sa akin ng Panginoon na mensahe ngayon is about resurrection. That God is alive. We know that itong practice na to, itong bagay na to, it's been celebrated all over the world. Tama po ba? It just so happened, us as a Christian, we know, ang Panginoon ay buhay na. After He resurrected from the dead, sabi nga doon, death has never, wala nang sting ang death sa Kanya. So kung siya po ay namatay at nabuhay, never na po siya mamamatay. Yun yung sabi po sa Biblia. Now, sa atin po as a Christian and as a believer, I believe doon sa resurrection na yon, during doon sa period na yon, may mga bagay pa tayong matutunan. At yun yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Yung mga nuggets and truths about po dito. So, simulan po natin yung journey po niya sa Jerusalem. Journey to Jerusalem. Jerusalem means City of God. City of peace. Unfortunately, we know upon entering Jesus Christ at Jerusalem, yung sinasabing City of God, which is supposed to be city niya, dapat siya yung pinoprotektahan, he is the king, but unfortunately, we know the story, it never ends well. Okay? Hindi nag-end ng maganda. City of peace, dapat yung peace doon sa lugar na yon, namayani, pero ang nangyari po, di ba, nagkagulo. Okay, just a small explanation about the Jerusalem. Anyway, simulan ko po sa Matthew 20:17.
Sabi sa Matthew 20:17, as Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside, privately told them what was going to happen to him. Ulitin ko po. Sa Matthew 20:17, as Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside, privately, and told them what was going to happen to him. I believe this is not the first scenario wherein Jesus Christ predicted yung kanya pong death on the cross. So, itong bagay na to, paulit-ulit yung sinasabi. And this scenario, this is the third time. Pero gusto ko lang pong bigyan diin at bigyan pansin, itong moment na to, itong scenario na to, wherein his disciple was asked to step aside, sinantabi niya, inipon niya, at meron siyang binigay na mensahe privately. Hindi niyo po ba yung nakita natin na itong bagay na to, it is something like meron tayong matututunan dito. Now, upon meeting yung disciple ng Panginoon, we know that not all truth is for everyone. Not all truth is for everyone. Lahat tayo dito meron tayong sabihin natin pagkamarites, di ba? Lagi natin inaalam kung ano yung latest. Latest in a sense, ano yung totoo, di ba? Pero dito sa scenario na to, pinakita ng Panginoon that not all truth is for everyone. Bakit? Bakit not all truth for everyone? Because we know that truth is essential and it requires accountability and sense of responsibility. Kaya nga po, di ba, pag meron kang kisheran, meron taong mag-share sa'yo, may taong gusto mag-open sa'yo, hindi lang siya nag-open sa'yo, pinagkakatiwalaan ka ng tao. At yung taong rin nakikita, meron kang sense of responsibility. Meron kang sense of accountability. Na yung pag yung taong yun, nag-open sa'yo, hindi mo yung pagsasabi. Hindi mo yung pag-chismis. Hindi mo yung gagamitin laban sa kanya. Amen po ba? Kaya magtaka ka kung bakit ayaw nilang mag-share sa'yo. Baka kasi hindi nila nakikita yung sense of accountability mo. Yung sense of responsibility mo. And that is why when Jesus was going up ahead now and telling this, sabihin natin, truth sa mga disciple niya, hindi niya sinabi sa crowd, sinabi niya dito sa crowd lang. Why? Because he knows and he knows may sense of responsibility itong mga to. Okay? And matandaan natin, sabi sa Matthew 13:10, his disciple came and asked him, sabi ng mga disipulo, why do you use parable when you talk to people? In 11, Jesus replied, you are permitted to understand the secret of the kingdom of heaven, but others are not. Ulitin ko po, nagtanong yung mga disipulo sa Panginoon, bakit ka nag-i-speak sa mga matalinghagang mga pangungusap, mga kwento, sa parables? Ang sagot ng ating Panginoon, dahil kayo, talking about the 12 disciples, the disciples, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. Others are not. I want to make it clear sa bawat isa, sa mga nanonood, sa mga sumusubaybay sa atin, that mga kapatid, that only God will be the one to permit or give us permission to understand the secrets of the kingdom of heaven. Now, if this truth is not being revealed to you, kapatid, do not ask us, ask God, why it did not give you and it did not permit you to understand the secrets of heaven. Amen po ba? So what is required to be permitted? Tinuloy ng Panginoon sa verse 12, same chapter, Matthew 13, to those who listen to my teaching, says Lord, more understanding will be given and they will have abundance of knowledge. But to those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. So mga kapatid, napakasimple lang ng requirements ng Panginoon. Listen. Tingin po kayo sa akin. Listen.
even po yung mga nanonood sa atin, listen. Sabi ng Panginoon, listen means you give attention in order to hear Him. Ibig sabihin, pag tayo daw po, we allow, and we requested to listen. Ibig sabihin, we are allowing that person to give us or to we are giving that person our attention. Yun daw po pala ibig sabihin ng listen. We give attention. Normally kasi ang human, ang tao, ayaw nilang magbigay. Gusto lang nila kumuha or to make. Kumuha, diba? And this is what requires to give. When you listen, you give attention. And most of the time, sa buhay natin, kakaunti yung attention natin. We are so distracted by all of the worries and problems ng buhay natin. And we cannot give attention to God. That is why, sa verse 13, tuloy natin, that is why, sabi ng Panginoon, I use these parables. For they look, but they don't really see. They hear, but they don't really listen or understand. Pansin nyo naman yun eh, di ba? If you have friends, even family, you're having conversation, pero alam mo at alam mo kung nakikinig siya o talagang wala lang. Sabi nga, iba yung nakatingin, iba yung nakatitig. At iba yung nandyan ka, naikinig ka, or nadidinig mo. Diba? Nakakalungkot. Why? Because yun lang pala yung sabi ng Panginoon. You don't give me your attention. That's why, kahit anong dinig mo, kahit anong sabihin ko, you will not understand because you're not giving me your attention. Kaya pala sabi sa Jeremiah 33:3, ask me and I will tell you the remarkable secrets you do not know about things to come. Ulitin to, Jeremiah 33:3, ask me, says Lord, and I will tell you the remarkable secrets you do not know about things to come. Bakit? Bakit sabi ng Panginoon na ask me? Because if we are ready now and we are asking God, meaning to say, you are now allowing and you're now giving attention. Tama po ba? Ready ka na makinig kasi nagtatanong ka na. Kaya nga sa classroom, sa school, o may tanong, wala nang tataas ng kamay. Simple lang. They don't have question or they don't listen. And God is telling and giving this invitation, ask me, tanungin mo ako, lumapit ka sa akin. Because if you are now determined and you're now asking, meaning you are now ready to listen to me. Kasi hindi ka naman magtatanong kung hindi ka maikinig. Tama po ba? Sino po ba dito yung nagtanong tapos di naman nakinig? Di ba nakakainis yun? Tatanungin ka tapos di naman pala nakikinig. Meron bang ganun? Wala. Kung meron man, nakakainis yun. Magtatanong ka tapos di ka maikinig. Sana hindi ka nalang nagtanong. That's why God is telling, if you're going to ask me, sabi ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo yung mga bagay, yung mga secrets, mga mystery, i-reveal ko yan sa iyo, at yung mga bagay na mangyayari pa lang. That's what happened. Nung miniting niya yung mga disciples, that is about to happen, yung kanyang crucifixion, kanyang pagpasok sa Jerusalem, na siya ay dadanas ng hirap. Sinabi niya yun. That is about to come. Kaya nga tuloy natin sa pagbasa po sa Matthew 20, verse 18 na po tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, listen, He said, we're going up to Jerusalem where the Son of Man will be betrayed to the leading priests and the teachers of the religious law. They will sentence Him to die. And they will hand over to the Romans to be mocked, flogged with a whip, and crucified. But on the third day, he will be
raised from the dead. Ulitin ko. Sabi ng Panginoon, makinig kayo. Ito yung mangyayari. Pagpasok ko ng Jerusalem. Pagpasok ko ng Jerusalem, ano mangyayari daw sa kanya? Alam na natin yun. Napanood yun ng ayon Passion of Christ, di ba? Ilang beses na natin yan. Bata pa lang ako, napapanood ko na yung mga kwento about Jesus Christ. Lahat ng hirap, lahat ng pagsubok, betrayal, physical hurt, mental hurt, emotional hurt, spiritual hurt, lahat na mararanasan ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang nami-miss nila, ang laging nami-miss natin o yung na-miss natin dito sa conversation na to, yung last part. But on the third day, he will be raised from the dead. Mamaya makikita nyo. Nami-miss natin to lagi. Or parang nung conversation na to, nung binasa natin, even sa presentation po, sa film, hindi to na-highlight or parang hindi to nabigyan ng diit. The promise of God that he will raise on the third day. Na-imagine ko tuloy nung time na nandito yung disciples, nandiyan si Jesus Christ, sinasabi ito, alam niyo ba, pag-get natin doon sa Jerusalem, sasaktan ako, i-betray ako, i-hand over ako sa Romans, i-convict ako sa criminal, i-crucify ako, mamamatay ako. After nun, mariraise up ako sa dead. Sabi ng mga disciple, ha? Ano yun? Parang ganito, take it on this particular level. Para pag inopen ng Panginoon at sinabi sa'yo, nak, ito yung dadanasin mo. Nasaktan ka, hihirap ka, magbe-break kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, or whatnot, maliligaw ka ng landas. Pero anak, sa lahat ng yon, andun ako, dadamayan kita. Dagabayan kita until such time makita mo yung pag-ibig ko at makita mo yung pangako ko. At pag nakita mo yung pangako ko, anak, lahat ng bagay na naranasan mo, lahat yun mawawala, lahat yun ay mapapawi dahil sa ibibigay kong pagpapala at ibibigay ko na breakthrough sa buhay mo. Pag narinig mo kaya yun, ano yung maiisip mo, marirealize mo. Di ba? Kasi nung sabi ko, Lord, kung lahat kami binigyan mo ng gantong klaseng secret, ng gantong klaseng revelation, from start to end, saan tayo magpo-focus? In reality. Ba't naman, Lord? Grabe naman, papahirapan mo pa ako. Masasaktan ako. Ayoko noon. Noong nakita ko tong conversation ng Panginoon sa mga disciple, naisip ko, Lord, what if you have given everything to us from start to finish? Ano kayo mararamdaman namin? Magpapatuloy pa ba kami? Kasi imagine, all of those dinidil ng Panginoon sa mga disciple, pero they forgot and missed the last part, that God will raise on the third day. Parang sa atin, may pangako ang Diyos sa buhay ng bawat isa. The reality ng buhay natin, we experience hardship, heartaches, ano pa? Frustration, betrayal, or whatnot. But we forgot that there is a promise ng Panginoon sa buhay mo. And you and God alone have that kind of covenant. Pero during that time, parang nakalimutan mo. Nakalimutan nyo. That's why this message is for us that God already raised up from the dead. He is now alive. At yung pangako niya sa buhay nyo, mga kapatid, that is alive and active. That is alive and active, mga kapatid. And no weapon formed against us shall ever prosper. At sabi ng Panginoon, kung ano ang kanyang pangako, it will not return to him void. Amen po ba? Kaya nga sabi sa Isaiah 40:28, nagsabi dito ang propetang Isaiah, have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God,
the creator of all earth, he never grows weary or weak, and no one can measure the depth of his understanding. No one. No one, mga kapatid. That is why yung moment natin na nagre-reklamo tayo sa Panginoon na hindi niya tayo sinasagot o hindi natin malaman ano nangyari sa buhay natin, that is just the way of God preserving us. Kasi kapatid, imagine kung ibibigay niya sa iyo lahat, i-detail niya sa iyo, mga kapatid, hindi mo makita yung kabutihan ng Diyos, makita mo lang lahat hirap. Tama po ba? And we need to understand and we need to know that in our life, there is now, it encompasses now the purpose of God. It's not just between you. Hindi lang ito patungkol sa iyo. Patungkol na ito sa lahat ng tao na kapaligid sa iyo. Amen po ba? Kasi tinatanong natin, Pastor Will, ba't kailangan kong danasin lahat ng ito? Ba't kailangan danasin ng Panginoon yung lahat ng paghihirap? Tinanong ba natin yon? Kung tinanong na natin, alam na natin yon, that is for us. Tama po ba? Now, in a level natin, sa sarili natin, bakit kailangan mong danasin ang mga ito, mga kapatid? I believe there is a purpose and reason nun. Hindi lang ito patungkol sa'yo. It can be the people na ipapadala ng Panginoon para sa kalwalatian niya. At hindi natin yon makikita at hindi pa natin yon alam until God will reveal it to us. Ano pa? In Job chapter 5:9, he performed wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. So we cannot fathom, understand the ways of God. Ang gusto lang ng Panginoon na ibigay sa atin dito that this conversation nila ng mga disciple is something like worth remembering. Worth remembering. Dahil sinabi niya lahat ng mangyayari, but the disciples missed the last part, that he will be raised up on the third day. Sana po tayo, hindi po natin yun mamiss. Now, let's go to the resurrection part. Hindi ko na po pupuntahan yung trial and crucifixion because I believe we have knowledge or understanding about that part. I will go to the part of the resurrection. Ang kinuha ko pong chapter dito or verse dito or book is sa Luke 24, and ito po ang sabi sa verse 1. But very early morning, the woman went to the womb, to the tomb, taking the spices that they have prepared. In verse 2, they found that the stone had been rolled away from the entrance. So ito na yung part na after the crucifixion ng Panginoon, kinuha ang kanyang katawan, then nilagak siya o nilagay po siya doon sa libingan. Now, we know that there is something like a practice on that a period wherein they need to sell yung kanilang mga cave or yung kanila pong tomb o kanilang libingan. Bakit? Because on the practice before, kailangan nilang i-prevent yung mga magnanakaw or yung mga animals that they will try to parang gawa ng hindi maganda yung libingan. So yun, ganong practice, that was only applicable sa mga mayayaman na mga namatay. Kasi of course, pag hindi naman ganon ka well provided, hindi nila kaya mag-provide ng ganong klaseng setup. So imagine yung setup ng grave ng Panginoon, it's really intended for very rich people. Diba? Now, nung pumunta yung mga women for burial preparation, kasi that is the third day na nandun ang ating Panginoon. So kailangan nilang lagyan ulit for the preservation ng katawan. So nagulat sila that the grave or the tomb was wala na yung stone. Kaya nga sa isang account sa Mark chapter 16 verse 3, sila nagtanungan. Sabi doon, who will roll the stone away from the door of the grave for us? Nagtanungan yung mga pumunta na mga babae,
sino yung mag-aalis ng bato para sa atin, di ba? Nagulat sila. Kasi that time, I don't know if nakita niyo na, pero I believe that is really a big stone. At yung mga pumupunta, yung mga babae, may guard pa doon, alam natin, there is a guard. At sila yung nagbabantay sa grave ng Panginoon. At sila rin yung, I believe, na i-initiate para i-push yung malaking bato na yon. Kaya nagtaka sila, pagdating nila doon, bukas na. Bukas na yung pintuan. Wala na yung stone. It's been rolled away na. Nakaka-amaze at that time. Why? Because everyone, lahat sila, from the disciple up until them, lahat sila, nalimutan nila. That is the third day na. The promise of God that He will be raised up from the dead. Diba? That's the third day na. And they forgot, wala na. Because of the heartache, the hirap, and everything, yung nakita nila yung kanilang Panginoon, ating Panginoon na pinapahirapan, pinapahako sa krus. Lahat yun, ang hirap. I believe, in some reason, in some way, kalimutan nila yung pangako ng Diyos. Sa tatlong araw, babangon siyang muli. Pero God made a way. Ano po yung ginawa niyang way? Yung malaking bato, binuksan niya na wala. Para ano, makita nila ng mga taong ito na pumunta yung pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos na siya'y nabuhay muli sa ikatlong araw. Mga kapatid, there are many promises ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. And there is somehow nakalimutan niyo na. Maybe because sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok, sa mga bagay na masasakit, mga bagay na nasaktan sa'yo, emotionally, physically, or whatnot. Pero sabi ng Panginoon, that promise, it's a promise coming from God, He will never forget it. He will never forget it. And what will He do? He will also make a way para ikaw, tayo, nakalimutan na yan, tatanggalin ng Panginoon yung napakalaking obstacle sa buhay mo para makita mo ulit yung pangako ng Diyos. Siya yung gagawa ng paraan. Siya yung kikilos para makita mo yung pangako ng Diyos. Amen po ba? Dahil sa hirap, I believe, yes, nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos. Pero pangako ng Diyos, katulad dito, siya ang gumawa ng paraan para yung mga tao na bumisita, makita, wala na doon ang Panginoon. He already raised up from the dead. Imagine what Isaiah 43:16 says. This is what the Lord says, who makes a way in the sea and a path through a surging waters. Imagine that. The Lord that makes a way in the seas, in a path through a surging waters. Yun ang ating Diyos na sinasamba. Yun ang ating Diyos na binaworship. Ang Diyos na kaya niyang gumawa ng daanan sa gitna ng dagat, sa mga dagat o sa mga alon, kaya niyang gawin tuyo ang dadaanan natin. Amen po ba? Kaya nga sa verse 3, so they went in, yung mga pumunta, they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus. So verse 4, lahat sila, they stood, puzzled. Two men suddenly appeared to them, clothed in dazzling robe. The women were terrified, bowed with their face to the ground. Then the men asked, why are you looking among the dead for someone who is alive? Mga kapatid, ulitin natin, why are you looking for the dead for someone who is alive? It doesn't make sense. It doesn't make sense, sabi ng mga anghel. Bakit kayo naghahanap ng buhay sa mga patay?
It doesn't make sense. So sa verse 6, wala siya dito. He is in here. He is risen from the dead. Remember, naalala nung anghel, what he told you back in Galilee, that the Son of Man must be betrayed into the hands of the sinful men and be crucified, and that he will rise again on the third day. Mga kapatid, third day na ngayon, ba't kayo nandito? Wala na siya dito. Nagulat sila. Pangako pala ng Diyos, babangon siya muli in the third day. Doon lang nila na-realize, mga pumunta, that there is a promise of God. Mga kapatid, there is a promise of God in your life na nakalimutan niyo na. And this moment, this, we celebrate the resurrection of Christ. Kapatid, paalala ng Panginoon, hindi siya patay, buhay siya. Ang pangako niya sa iyo ay buhay, active. Ang tanong, kapatid, alam mo ba yun? Are you also looking for the dead in the land of the living? Hinahanap mo ba ang Diyos sa mga patay? Buhay siya. Parang sinasabi ng Panginoon, yung pangako ko sa iyo, kapatid, buhay. Sinasabi ng Diyos sa atin, yung pangako ng Diyos sa atin, buhay. Bakit tayo parang namatayan? Ba't para tayong nanghihina? Ba't para tayong nawawalan ng pag-asa? Yes, nasasaktan. Yes, nahihirapan. But at the end of the day, we know and we know we are victoriously created by God. Dahil pangako niya yun. Dahil promise niya yun. It doesn't make sense. You are looking for someone dead. Hindi ba? Someone is alive. Who is someone is alive? So God has already given His word, His promises, His assurance, His plan that will happen, and still at the end of the day, we are still looking what? Remember the conversation ng Panginoon sa mga disipulo? Sabi niya, mangyayari sa akin, blah, blah, blah. Pero on the third day, I will raise again. Nasaan yung mga disipulo at that time? Wala. Lahat sila nakalimutan the promise of God. Kaya nga sabi niya sa Ezekiel 12:25, "For I am the Lord. If I say it, it will happen." Bitin ko, Ezekiel 12:25, "For I am the Lord. If I say it, it will happen." Sinabi ng Panginoong Jesus, ito yung mangyayari, mangyayari yan. Kapatid, yung pangako ng Diyos sa iyo, ano man yan, mangyayari. Because that what God is. Thessalonians 5:24, God will make this happen for He who calls you is faithful. Faithful ang Diyos, kapatid. Ano man yung bagay na yan, ipapaalala sa iyo ng Diyos yan, tatanggalin niya yung nagpa-block ng view mo para hindi makita yung pangako na yan. Like what He did, He rolled the stone away na makita ng mga tao na pupunta, wala na ang Panginoon doon. Nakalimutan nila, this is the third day, wala na ang Panginoon doon. He already rise up from the dead. Ikaw din, yung buhay na yan, na binigay sa iyo ng Panginoon, may pangako sa iyo ang Diyos, sa iyo, sa pamilya mo, sa community mo, sa trabaho mo, sa health mo, ano man yan, na nakalimutan mo na, na tinanggap mo na hanggang dito na lang kasi sanay ka na sa hirap, sanay ka na sa ano, sa araw-araw mong struggle. Sabi mo, it's a good thing, kapatid. It's not a good thing kasi may pangako sa iyong Diyos. Kung nasanay ka na sa hirap, well, kapatid, huwag kang masanay. Do not settle for anything less. Because there is something that God has prepared for you, a promise of God for you, and go for it. Do not settle for anything less. And God is reminding each and every one of us
promise is still active. Kunin mo kapatid. Take it. Claim it by faith. That is yours. That is yours. Kaya nga, sa verse 8, balik tayo sa ating pagbasa. Then they remembered that he had said this, sabi ng mga women at that time. So they rushed back from the tomb to tell to his 11 disciples and everyone else what had happened. So verse 10, it was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and several other women who told the apostle what had happened. Nakaka-amaze tong verse na to. Itong verse na to, binanggit yung mga pangalan ng mga women na nandun. Nakakaano, puro babae yung nandun. Sabi ko, Lord, salamat sa mga women na to. Kasi nasan yung mga disciples, mga kapatid at that time? Diba? Lugmok. Diba? Depressed. Confused. Diba? Pero ito, these women who holds the truth, they know the truth, they receive the truth. Ano ginawa nila? They are now rushing to the disciples to encourage them, to tell them, huy, ipangako pala ang Diyos, nalimutan natin, babangon siya pangatlong araw. That is today. Anong kinakatakot nyo? Ano yung kinakalugmaw nyo? It's time to celebrate. Diba? Kaya nga, I really commend yung mga kasamahan ko, lalo-lalo yung mga kababaihan, that they have that kind of heart and desire to serve God. And they do not, what? Withhold good things. They do not withhold yung mga bagay na para ibigay for the enforcement of the kingdom of God. Look of these people, yung mga kababaihan na to, during that time, kung hindi nila sinunod, kung hindi sila, alam niyo yun, hindi nila dinala ang mabuting balita sa mga disipulo. Di ba? Nasaan kaya ngayon ang church? Nasaan kaya ngayon ang Christianity? But glory to God for the life of these women and for the life of all the women na nagsiserve sa Panginoon. Because I know and I know that God is working and in your life. Nung pagbalik pa nga nila eh, di ba? Pagbalik nila, Jesus even greeted them and provided them details, instruction for his disciples. Alam niyo yung tagpo na yun? Sa Matthew 28:9, as they went, munta na sila, kamadali na sila, Jesus meet them. Imagine that. Jesus meet them and greeted them. And they ran to him, grasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, don't be afraid. Go, tell my brothers to leave for Galilee, and they will see you there. Imagine, di ba? Sila yung una kang nakareceive ng pangako ng Diyos. Sila yung una nakakita. Sila yung una nakawitness. And they have that kind of duty and responsibility to proclaim the good news sa mga disciples. Ano pa? They also want to first meet Jesus Christ after the resurrection, di ba? That was awesome. That is what a privilege, di ba? And given the instruction na ito sabihin mo sa mga kapatid, sa mga kapatid ko na nagmumourn, nalimutan na yung pangako ko. Dapat nandito sila. Sinalubong nila ako. Pero nandun sila. Di ba? Confused. Kaya nga, mga kapatid, the truth, He is alive. Buhay ang Diyos. Nakakalungkot lang na there are people, their response to the truth
I like this in verse 11. Nung narinig nila yung kwento ng mga kababaihan, the story sounded like nonsense to them. So they didn't believe it. However, si Peter, sa verse 12, jump up and run to the tomb. Pumunta siya, tinignan niya yung libingan. Stopping, he feared and saw an empty linen. Wala nang laman. It's just an empty linen wrapping. Then he went home again wondering, what happened? Imagine, yung mga kababaihan pumunta, sinabi yung story, what happened? Oh, wala na doon ang Panginoon. Nakita namin, may nagsabi na anghel. Pinaalala sa amin yung pangako ng Diyos na siya ay mabuhay ulit. At ito na yung araw na yon. Nung pagbalik namin, papunta namin sa inyo, nakita namin ang Panginoon. Nagulat kami. Binati kami at sinabi sa amin, ito yung detalye. Pumunta kayo, lumabas kayo ng galing at makikita niyo siya. Sabi ng mga disipulo, ah, ano sasabi mo? Nasanay na sila eh. Kapatid, that is the third day. That is the third day na alam nila wala na ang Diyos. Natapos na. Tapos na yung buhay nila. Tapos na yung what? Yung inaasahan nila. Siguro nasanay na sila. Okay na yun. Sige, tanggapin na lang natin. Wala na sila. Diba? Siguro na doon sila sa part na tinatanggap na nila yung bad things or yung worst things. Nandun na sila sa acceptance. Nalimutan nila yun ang, yung meeting nila na kung saan iniipon sila ng Panginoon at sinabi sa kanila yung katotohanan, ito yung mangyayari. Ang naalala lang yata nila yung unang mga part. Nalimutan nila yung last part. Sabi ng Panginoon, mabubuhay ulit ako. I will raise up again. Kaya nung narinig nila yung pangako o narinig nila yung katuparan ng pangako, ano siya sabi niyo? That's nonsense. Kaya nga mga kapatid, sa atin, yung mga pangako ng Diyos dyan, make it something like na itong pangako na itong ng Diyos sa buhay mo, it is always and always alive. Huwag mo tanggapin na hanggang dyan na lang. Hanggang dyan na lang, hanggang dito na lang. O hindi, always aim for greatness. Because we have a great God. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, you have a great God. We have a great God. He is great. And you are created to be great. Ano man sabihin, ano man marinig mo, sinasabi ng mundo, sinasabi ng kaaway, sinasabi ng kung sino-sino man, only listen to the voice of God. Only listen to the word of God. Only listen to His promise. And you are great, kapatid. You are. You truly are. So what they do? Ano ginawa nila? Eventually, lumabas din sila. Sa Matthew 28:16, then the 11 disciples left for Galilee, going to the mountains where Jesus told him, or told them to go. In verse 17, when they saw him, they worshiped him. Pero tingnan niyo mga kapatid, but some of them doubted pa din. My gosh, di ba? Some of them still doubted. Si Lord ba yun? Siya ba yun? Mga kapatid, na-receive mo na yung pangako ng Diyos, na-claim mo na yung pangako ng Diyos, or tinatamasa mo na, ibig sabihin na i-experience mo na yung pangako ng Diyos, yet you're still doubting God? You receive a miracle from God. You are now exercising the miracle of God sa buhay mo. Ibig sabihin na nag-work na experience mo na. Pero pagtapos na may problema, doubt na naman. You're still doubting God. Why? Kaya pala sinabi niya sa John chapter 16:31, Jesus asked, do you finally believe? But the time is coming. Indeed,
it is here now. When you will be scattered, each one going on his own, leaving me alone, yet I am not alone because the Father is with me. But I have told you all of this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrow, but take heart because I have overcome. Yun pala yun, mga kapatid. Kaya pala niya sinabi yun. Take heart because I have overcome. Hindi niya tinatanggi that there will be challenges, obstacles, problems. What? Possible that you will be encountered discomfortment. Even betrayal. Even you will be left alone. Even ikaw na lang, sa lahat sila against sa'yo. Meron nun. Posible yun. Pero sabi ng Panginoon, take heart. I have overcome it. Kung na-overcome ko yun, sabi ng Panginoon, the same power that I have received is also the same power that is in us, that is in you. And we are created and we are born to become an overcomer. Amen po ba, mga kapatid? So do not doubt. Remember, there is a promise of Panginoon. This is the day that we celebrate. Sabi nga, we celebrate that He is alive. Truly, indeed, He is alive. The question is now, do you believe He is alive? Sa mga nanonood at mga nakasubaybay, do you believe He is alive? Because when you believe He is alive, there should be what? An activeness of your faith. There should be an overwhelming power that is coming within. Na hindi sa'yo nanggagaling yan sa Diyos. Na kahit anong pagsubok, challenges, you will push, you will move forward with God. Kasi sinabi niya na, may pagsubok, may trials, may challenges. Pero kapatid, pag sumikap ka, i-push mo, mag-overcome ka. Kasi ako, sabi ng Diyos, na-overcome ko yan. At yung kapangyarihan na yun, nasa atin yun, nasa inyo yun. Gusto niyo din po ba yung ganong klaseng conversation with God? Sasabihin niya lahat yung pagdadaanan mo? Kaya mo ba? Mamaya sabihin niya sa'yo isa-isa. Sabi mo, Lord, ayoko na. Ang nakita lang natin, puro problema. Hindi natin nakita yung grace, yung habag, yung pangako, yung pag-iingat. I always challenge mga kasamaan ko dito. Now when we move for God, do not just think for yourself. Tignan mo yung mga kasamahan mo sa bahay, kapatid mo, anak mo, madulang mo, yung next generation sa'yo. I always challenge them na yung bagay na kaya mong pagtagumpayan na mga laban ngayon, pagtagumpayan mo na. Huwag mong hayain yung challenges mo ngayon, maging challenge pa ng next generation mo. Next challenge pa ng anak mo, challenge pa ng, alam mo yun, pag nakita-kita tayo sa langit, pag nakita-kita tayo after all of this, sabihin ng mga kamag-anak mo, tay or nay or kuya or ate, ba't hindi ka nagsumikap sa Panginoon? Yung pagsubok mo, pagsubok ko pa rin. Yung problema mo, problema ko pa rin. Or gusto nyo pagkita-kita natin lahat after all of this, lahat sila, they will give you a high five, a hug ka, magdidiwang tayo with God, sasabihin, buti na lang, nay, tay, ate, kuya, nagsumikap ka, nagpatuloy ka sa Panginoon because lahat ng pinagdaanan namin, it's all thanks to God and to you. Masarap nun, di ba? Yung buong salinlahi mo, imagine that, buong salinlahi mo, makikita mo lahat sila nasa Panginoon. Amen? Amen? Even those you don't pray. Because God knows our heart that we desire our entire household will be saved. Masarap nun, makita mo lahat sila. Lord, thank you. Nandito sila kasama ko. Amen? At yun ang ilaban natin, kapatid.
yun yung ilaban mo. Yes, mahirap. Pero sasabihin ko, sinasabi ko sa kanila, kung ito, pagsubok ng generation ko, ng buhay ko, magtatagumpayan ko yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Why? Kasi ayoko itong pagsubok ng to, dadasin pa ng next generation. If that is poverty, kapatid, ilaban mo sa Panginoon, tapos na kahirapan. If that is sickness, kapatid, tapos na. Because we believe, we claim the healing from Christ. If that is disunity, walang unity, lagi may separation ng family, laban mo yan, Lord, this is the generation starting from me, wala nang broken family sa pamilya namin. If that is education, lagi na lang hindi nakakatapos, Lord, this is the generation, tapos na, na lahat, Lord, ng generation that is now from me, moving forward, lahat yan graduate. Kung itong generation na to hindi nagsiserve sa Panginoon, Lord, this is the generation na lahat kami maglilingkod sa iyo. And that is also my favorite verse at yung life verse ko. As for me and my house, we will serve the Lord. Lord, itong generation na to, sabi ko sa Panginoon, starting from me, lahat, Lord, maglilingkod sa iyo. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng hindi. Diba ang sarap nun? You're not doing this now on your para lang sa'yo. For the next generation that is now about to come. At yun yung challenges ko sa mga kasamaan ko. And also giving that challenges sa inyo. This is not just particularly sa'yo. Hindi dito patungkol sa'yo, kapatid. Ang labanan na dito, buhay ng next generation. I don't want the next generation will still suffer or will still have that kind of life na nadanasan ko. Tignan niyo yung buhay ni King David. Tignan niyo yung naging laban ni King David. Pinagtagumpayan niyo yun so that the time ng kingdom or kingship ni Solomon wala nang digmaan. Wala nang gera. It is a peaceful era or moment at that time. Yung masarap nun, the next generation mo, they will not, what? Experience that kind of experience. Ako, laki rin po ako sa hirap. I experienced na mag-ulam ng sinasabi nila na bagoong, yung kanin, sinalagay sa kape. Lahat yun, experience ko. Even yung blackness sa bahay, yung maikinod ka ng TV, kasi wala kayong TV, pag ano na, itong oras, sasarahan ka ng pinto, diba? Experience namin yun. And I don't want that kind of scenario or experience maranasan din. Gusto ba natin yun? I don't want to, diba? Sabi natin, lahat tayo, eventually, we will meet up the Lord. Sabi nga niyan, it's just a matter of timing. Yes, ikaw, okay ka na. Di ba? Nagawa mo yung tungkulin mo. Nagawa mo yung nais ng Panginoon sa'yo. Pero how about the next generation? And that is the task at hand, mga kapatid, para sa atin. That this is the day that God has given to us. I believe it is now finally unfolding sa bawat isa sa atin. Ano yung dapat natin gawin. Amen po ba? Take heart, mga kapatid. We are an overcomer. We are victorious. Ilaban natin. Amen po ba? Ilaban natin to. Huwag po natin sukuan. Huwag po natin hayaan that it will just slip away sa atin. It's now a matter of somehow yung life ng mga tao after ng generation natin. Lalo-lalo na ng pamilya. Amen? So remember, sabi sa 1 Corinthians 15:21, for since death came through a man, resurrection of the dead comes also through a man. That's the one reason and purpose
God needs to go through all those suffering. Kasi tinutubos niya ang sangkatauhan. Tayo. Alam natin that the very thing that we need to overcome is death. Tama po ba? But God made a way that after death, we will be resurrected. Kaya kailangan niya pagdaanan ng lahat. In Romans 6, verse 9, we know that the Messiah has been raised from the dead, never to die again. Death has no authority over him. Ulitin ko po, we know that the Messiah has been raised from the dead, never to die again. Death has no authority over him. And that power, again, is in us. Is in us. Death has no authority over him. Same also that death has no authority over us. Ano po ba yung death? Ano po ba yan? Ibig sabihin, ending ng mga bagay-bagay. Katapusan ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Cancel it because it has no authority over us. Death of relationship, death of what? Finances, of your business, of your education, or whatnot. Huwag niyong tanggapin yan. Doesn't have authority over you, kapatid. Doesn't have. Because death has no longer power over us. Amen? In Romans chapter 6, 11, at dito po ako magtatapos. Even so, consider yourself also dead to sin, your relation to it broken, but alive to God, living in unbroken fellowship with Him in Jesus Christ. Remember that. When we reconcile to God, yung ating pong relasyon sa Kanya ay buhay, it is alive. Also, if we have relationship to God, dapat yung ating relation to sin is broken na. Tama po ba? Hindi pwedeng you have relationship to God and you also relationship to sin. Hindi pwede yun. Sinasabi dito, now that we are now an overcomer and we consider ourselves dead to sin, dapat wala na po tayong relationship sa kasalanan. Amen po ba? Hindi na kayo nag-a-appear, hindi na kayo nagkakape, hindi na kayo nag-eat out, di ba? Ni sin, ng kasalanan. Ibig sabihin, friendship pa rin kayo. Wala nang ganun, ha? Dapat we are now alive to God, living in an unbroken fellowship. Ulitin ko, unbroken relationship, fellowship with Him. So yung fellowship natin sa Panginoon, dapat hindi na mawawasak. Dapat wala kayong LQ ng Panginoon, ha? Hindi yung dirt, ayoko mag-train, tatapo ako sa'yo. Ganun. Kapatid, dapat wala na. Pag meron tayo hindi nauunawaan, hindi tayo naiintindihan sa Panginoon, hindi tayo, kumbaga hindi mo maintindihan, hindi mo mag-gets, tumapit ka sa Diyos. Huwag mo siya takbuhan. Kasi kahit anong gawin mo takbo, hindi ka makakatakbo sa Diyos. Tama po ba? Kung sabihin, Lord, ayoko mag-train, ayoko mag- hindi pwede yun. Naalala ko yung binasa ni Madam na teaching or lesson about sa name ng Panginoon. I believe napasa na rin sa inyo yung Yahweh, pero we pronounce it Yahweh because sa atin kasi we need vowels, the I-E-O-O, para to pronounce word. Pero the proper and correct and original translation of the name of God is YHWH alone. So paano mga bibigkasin yun? Di ba? Walang consonant, walang vowel. Sabi. Pero ang ibig sabihin daw pala nun, it is a breathing sound. You exhale and you inhale. So ibig sabihin, even those people that they don't believe God, they are saying the name of God. Because YHWH is a breathing sound. It's an inhale and exhale sound. So, subconsciously, people are saying the name of God. So yung pala yun. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat, Lord, na tunay at buhay ka sa buhay ng bawat isa. Na even, Lord, that we cannot proclaim or declare your name,
yung hininga namin, ang ibig sabihin pala ay ikaw. Amen po ba? And with that, I declare and decree that Lord, truly, you are alive sa buhay ng bawat isa. Sa pangako ng Diyos na nakalimutan, let this be the day. And Lord, this is the day that you have made, Lord. Na yung pangako mo, Lord, sa buhay ng bawat isa, you will put that into remembrance, Panginoon, and you will strengthen and encourage everyone. Lord, na yung pangako mong ito, Panginoon, ay kanila pong makamit, makamtan. At Lord, ikaw ay mabigyan ng kalwalatian, ng karangalan, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, ikaw ay buhay sa aming buhay. Amen po ba? Let us bow our head and claim the blessing of God. Hallelujah. Father God, we thank you, we glorify you, we magnify you, Panginoon. Lord, with this message, Panginoon, I decree and declare, Panginoon, that your word, Panginoon, will not return to you void, Panginoon, your promise, Lord, that, Lord, it will accomplish its purpose, Panginoon. That it will, Lord, bear fruit, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. That it will grow, mature, Panginoon, and will give glory sa iyong pangako, Panginoon. Sa iyong pangalan, sa iyong kaharian. Lord, I pray, Panginoon, yung mga kasamahan ko, Panginoon, narito. And even, Lord, yung mga naikinig at nagsusubaybay, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, mag-minister sa kanila. Ikaw, Lord, ang mag-abot sa kanila, Panginoon. That, Lord, remember them, Panginoon. That, Lord, sila ang mga anak mo at sila, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na kung saan ay mahal at iniibig mo sila. Kaya nga po, Ama, hayaan mo at dulutan mo, Panginoon, ng iyong masaganang habag, Panginoon, ang bawat isa, that they will come to their senses, Panginoon, that Lord, yes, there is a promise. Yes, there is a covenant, Panginoon, na binigay mo. That Lord, this is an alive and an active promise and covenant. That Lord, we will not settle for anything less, but cause, oh God, we will see to it that it will accomplish not just in our lives, but Lord, to the lives of the next generation to come, Panginoon. Kaya nga pa, selyuhan mo ng iyong banal na Santong Espiritu, ng iyong banal na dugo, ang lahat ng ito, Panginoon, binupuri, dinadakila at sinasamba ka po namin. Ang lahat ng ito ay sa iyo lamang namin binabalik sa matamis na pangalan ng Jesus. Kami po yung nagpupuri at nagsasabing, Amen, Amen, Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon.